Halimbawa nila kayo at pagpalito ng pinunong pastors. Sino ba ang overall pastor? Si King Yahawa Shai. Si Pastor Yahawa Shai. Hindi sa pare dito. Hindi sa priest. Kundi, hindi sa high priest. Kundi siya ay pinunong pastor. At tatanggap kayo ng maluwalhating korona ng iukupas kailanman. Yung tinatawag na uncorruptible crown. Yun ang crown of glory. Hindi masisira. Hindi mapupulok na korona. Ito yung tatanggapin sa mga pastor na po to. Hindi yung pastor na nag-hari-harian, nag-adawa-adawa, nag-lord-lord doon sa kanyang simbahan, parang busing, parang ano. So, lupang, hindi siya. Ikaw, dito. Parang manager ba ng opisina? Ganun ang gawa ng mga manager eh. Ang pagpapastor, hindi, huwag mong gayahin ang circular ng mga manager sa opisina na parang busing mag-utos ng mga tawa niya. Dito, pantay lang. Oh, baka hindi na kayo magpapastor, ha? Ayaw ko na. Hirap pa lang, pastor. Oh, yan. Halimbawa, binahalimbawa tayo, yan. Ang gusto kasing magpapastor, kasi gusto lang, ano lang, yung title lang, natawagin siya pastor, parang proud sa sarili, ah, pastor, ako. Oh, pastor. Anong klaseng pastor? Yabang naman. Dito, walang payabangan dito. Pakumbaba tayo. At magdala ka ng mga tupa, sabi na iba, hindi ba din magdala ka isang libong totoong tupa na hayop, wala yung tupang tao na sampo, puro kontra yan. Okay. Ang magpapastor gayang magpapumbaba, magbigay ng halimbawa para gayahin. Merong isang yung navigator. Yung navigator, siya ang pinaka-boss doon. May pumunta. Nag-janitor. May janitor punta. Sabi niya, janitor, sino bang manager mo yung pinaka-boss niya sa navigator? Pupunta ako. Nandyan ba? Saan nandyan? Sige, pasok na tayo ganito. Pula muna tayo. Antayin niya. Lalabas yung pinaka-boss dito sa navigator. Isang organization ng Christian Broken. Yung si janitor, siya yung pinaka-boss. Hindi siya eh. Maglabas, may pumulat yun. Hindi, ikaw yung janitor. Oo, ito nga. Pero ako yung pinaka-boss dito. Siya ganun ba? Bakit ginawa mo yun? Sir, na ito yung janitor. Diba sinabi ng course paper, chapter 5, verse 2 to 4, magbigay tayo bilang halimbawa, kundi maging halimbawa nila kayo. Kaya ang pastor magwalis, mga kapatid, gayahin niyo ako, walis tayo lahat. Video, sir, walis tayo! Wow, ganun po. O ikaw, linis ka ron! Kapag ito pastor, sige. No, hindi ito. Ay, bawa nga eh. Yan, makatanggap yan siya ng crowd of glory. Sa magandang buwan. Sunod, basa. Hebrews chapter 6, verse 10 to 12. For Yahweh is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Makatarungan ang Yahawa, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita, at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng alayan. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa alahayang ay tumatanggap ng mga ipinarangako niya.
Kita mo yon ha, ayon sa salita ng alahayan sa Hebrew chapter 6, dito to ba? Ito isulat ni Pablo to sa mga Hebrew. Sino ang nagsulat ito? Si Pablo. Sa Hebrew. Eh bakit kung sa si Pablo ay ang puso na ng Intel? Hindi pa pura sa book of Hebrew. Oh, may book sa Hebrew eh. Para sa mga Hebrew yun. Para sa ating mga Hebrew yan eh. Hebrew operian tayo, iba na Hebrew Israelite. So, si Pablo, apostol ng Hintel, at the same time, apostol ng Hebrew. Kasi silang Peter, silang ibang ano, puro mga apostol ng Hebrew lahat yan, hindi sa Hintel. Pero minsan si Peter, naging apostol sa Hintel eh. Dahil si Cornelio, eh, hindi nga dapat pupunta si Peter, ayaw niya eh. Dahil Hintel. Pero palang pinupunta sa kay Yahawa siya eh. No, si Cornelio at nakatanggap kay ano ng kaligtasan. Si Cornelio, napansin niyo? Kasi hindi lang lahat ng mga apostol sa mga Gentiles, the same time apostol din sila sa Hebrew. Hindi mo pwedeng alisin si Paul. Ngayon, sabi rito, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Hindi talaga malilimutan ang ginagawa natin at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hiniran ng alahayam. Sino yung mga hiniran na? Mga tupa! Na nagsipa, mga member! Mga hiniran ng alahayam yan na ang pastor ay naglilingkod, pinaglingkuran niya. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas. So, sumikap, pag sumikap na maglilingkod, alagaan ang mga kawan ng hinira ni Alahayam hanggang wakas. Yun po ang tinutukoy. Hanggang wakas, ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano yan? Ganti pala. Kaya't huwag kayong maging tamad. Yun ang pastor, huwag maging tamad. Laging nakagawa ng mga outline para pangaral. Hindi yung paulit-ulit ng pangangaral kasi hindi na gumawa, tamad gumawa ng outline. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa alahayam ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Yan, the crown of glory sa mga pastor. Huwag pastor ay tamad. Kailangan gampanan niya ang tungkulin bilang isang pastor na nag-alaga ng tupa, nagpapakain ng tupa. That's why pag gumagawa ng outline, talaga ang mensahe niya maayos, hindi yung gawa lang konti, mga ngaral, 10 minutes lang, tapos na. Yung ng pastor dito, 10 minutes lang, tapos na. Pagdating ni teacher, wala na, tapos na. Hindi gumagawa ng maayos na pananalar. Tamad. Eh, yung senior pastor dito eh. Sabi ko dito ako na mga aralag eh. Pero ito ang senior pastor. Ako, bishop na ako, overseer lang ko. Pero design talaga siya ayaw. Kaya yun, nangyari. Tamad eh. Basa. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tatlang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. O yan, pansinin mo ha, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ito, pangkalahatan na to, hindi lang pastor, lahat-lahat. Yes. Sabay-sabay natin basahin. Huwag. Kaya, sabay-sabay tayong bumasa. Tulog yata kayo eh. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Stop. Ulitin natin. Ready, go! Kaya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti.
iba lang. Pastora lang, pwede din narinig ko. Palitin niya, 1, 2, 3. Anong sabi, magsawa o hindi? Magsawa. Anong sinasawaan mo, paggawa ng masama? Mabuti. Mabuti. So, bakit minsan nagsawa na sa paggawa ng mabuti? Nagsawa na ako magawa ng mabuti sa'yo. Dahil lagi mo akong gini-dismiss. Pinakalat mo pa sa ikbi. Ganit ako sa'yo. Pero sabi nung huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Punawain mo lang siya. Susa talaga yan. Huwag kang magsawa. Wala kang reward sa langit. Pag gano'n. Sabi pa rito ha. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lahat ng tao eh. Kasamang kaaway dito ha. Lahat ng tao. May kaaway ka. Yaman. Yung mga chismosa. Kaaway mo yun. Kasama natin yun. Yoko. Lalo, lalo na sa mga kapatid natin sa panampalataya. Ba? Kapatid pa natin sa panampalataya, ang chismosa. Lalo na. Eh, gumawa nga tayo mabuti sa lahat ng tao na hindi natin kapatid. Chismosa siya. Chismosa siya, hindi natin kapatid. Ito pa kaya kapatid natin? Lalo na. Hindi tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi kapatid natin eh. Eh bakit chismosa siya? Yan mo, chismosa talaga siya. Galing na niya yun eh. Yun ang design ng mukha niya eh. Kung kwadrado ang mukha niya, hindi po pwede gawin kabayo ang mukha niya. Kwadrado na nga eh. Ngayon, kung ang ugali niya chismosa, galing na talaga niya yan. Ang atin, kita'y magsawa. Parapakan natin. Hebrews chapter 12 verse 1-3. Wherefore seeing we also have compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Yahawashi, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him and endure the state, having despised the shame, and sat down at the right hand of the throne of Yahweh. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest he be weary and faint in your mind. Chapter 12, verse 1-3. Kaya lang dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, palikuran natin ang kasalanan at ang magbalaki na kumikigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinasabihan. Ituon natin ang ating panahon kaya Hawasyay na siyang pinagbumulan at nagbuhan ng ating panapalataya. Dahil sa kanilang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahibiya ang mamatay na nakabitin sa punong kaway, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ni Yahweh. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinigis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlulupay-pay o panghinaan ng loob. So, ito yung example binigay ni King Yahweh siya. Ya? Kasi napaligiran tayo sa maraming saksi. Hindi mga saksi ni Jehovah, ha? Paligid sa atin. Kundi, yung nakapaligid sa atin, yung mga tao, mga saksi yun, no? Dahil, napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Talipuran natin ang kasalanan. Kasi, kunti lang pagkakamali mo, itisismis ka na nila, pero mo, nagsuot ka ng puti. Hindi nila itisismis yung buong puti, sinuot mo. Nakita lang na maliit na mansa dito, sabi na, iso mo mo din. Suot ng puti, pero may mansa na. So, itisismis yun, yung mansa mo, kasuot ng puti. Hindi mo sabi siya, nagsuot siya ng pantalon, butas naman ang puwit.
Kasi napiligiran tayo ng mga maraming saksi. Hindi saksi niyo ba? Naalala ko doon sa simbahan, kumita na ako. Nasunog yung simbahan. Dumating ang investigador. Kole. Sinong saksi dito? Sabi na, ako po sir, ako saksi. Saksi ka ba sa nangyari? Pasunog? Saan na simulang sunog? Hindi ko alam, sir. Bakit di mo alam? Sa, di ba saksi ka o saksi? Anong klaseng saksi ka na hindi mo paralam? Saksi ni Jehovah. Yun pala. Kasi tinanong sinong saksi nito. Ah, siya saksi. Saksi ni Jehovah pala siya. Hindi pala saksi sa nalaman na kita na sa anong simulang sunog. Ngayon, pag mayroon kayo hinanakit, i-post mo agad sa FB, sa wall, dapat direkta ka doon sa kanyang PM, personal messenger. Kasi pag doon ka sa wall, kita lahat yan. Ngayon, pag malaman niya lahat, aba, kadap na. Oh, napakaraming saksi ang nakabali din sa atin. Yan. Buong tiyaga tayong tumatakbo sa paligsahan sa ating sinalihan. Paligsahan ito eh, na magkaroon tayo ng reward, hindi parang kaligtasan kung may reward. Nagtiis, sabi nito, isip-isipin nyo kung gaano ang pagtitiis niyang pag-uuse. Sitindiyawa siya ito ha, ng mga magkasalanan. Tinitiis niya. Paano siya inyo uusig dito? Si Kinyawa siya, kasi hindi siya gwapo eh. Itim siya eh. Hindi katulad ng mukha ni Jesus Christ, gwapo eh. Buti. Artista. Itim siya eh. So, talagang inuusig siya, ganon. Pero tiniis niya. Ganon rin tayo bilang kapatiran, bilang manampalataya, lalo na tunay ng pangalan natin pinampalatayanan. Tiis tayo sa mga ganong pangyayari kasi hindi mo sabihin na, hindi na ako magpapastor. Kaya itong mga membro dito, pasaway. Magbukas mo ng panibagong simbahan, mga bagong assembly ng mga membro na bago para ganon pa rin. Pagdating doon, mga ganon pa rin. Hindi mo miwasan, halos lahat meron talagang chismoso, chismosa, pasaway, makulit. Ganon. At himantayon. Himantayon. Nagbabantay na sa mali mo. Mulang nagpa-pastor ko hanggang ngayon, marami ko narinig sa mga membro. Sinumpong sa isang membro. Pastor, sinabi siya, membro, punta ko, ito, ganito, ganito, ganito. Ang ganyan, wow. Praise Yahweh. Yes. Dati yung Lord pa binanggit ko. Ikaw na nagagalit. Kasi, alam ko, bagong manampalataya pa yun eh. Kung baga sa sanggol pa. Bata pa, sanggol pa siya eh. Ganun. Hindi mo pwede siyang patulan. So yan. Kasi kahit saan tayong ano, mayroon talagang mimbrong ganun. Na mayroon talagang angkulit, pasaway. Ganon, talaga bilang isang pastor, magtiis talaga. Isin mo talaga yan. Kasi kung hindi mo kaya, tapos iwanan mo nga ito, magpanibago ako, ganon pa rin. Pag makabuo ka naman kung ganyan, ganon pa rin. Meron, nawaan na, kalulugan. Puro kalambo ka, naghanap ka ng membrong matino. Wala na, kasi galing nga sila sa hindi naman ang palataya. Ganon, so, isin lang talaga. Kaya? Oo, oh, ayaw na niyo magpa-pastor. Hirap pala ang buhay ng pastor eh. Kung dilibin na lang ko lagi ng tubig, wala akong pasaway. Abasa. Ito, pangalawa. The ground of rejoicing, persecution, and helping. Itong ground nito, rejoicing, kasi nakasurvive ka sa persecution at matulungin ka, helping, at maging persecute ka, nakasurvive ka, talagang makatanggap ka ng ganitong crown. Basa. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Adonai, Yahawashai, Hamashiach, at His coming.
for ye are our glory and joy. Hindi ba kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan at ang kurunang may pagmamalaki namin sa harap ng Adonai? Yahawah siya ay Hamasyaya. Pagparito niya, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Anong matanggap niya? Dito sa Ingles, crown of rejoicing. Kasi marunong siyang nagtaga hirap. Ito, itali na natin ito ha, o basa. Matthew chapter 5, verse 11 to 12. Blessed are ye when men shall receive you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. For my sake, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Mapanag ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Ginawa na yan sa mga propeta na una sa atin. So sabi niya, mapalad ang mga nilalait. Sino mo nilalait ka? Mapalad pala yan? Sabi niya sa kanilang nilalait ako. Pangit na ako. Ito, pangit na ako naman po. Pangit na ako. Yes! Bakit ka nalungkot? Mapalad ka nga eh! Sinabi ni King Yahusha, mapalad ang mga nilalait. Pag mapalad ka, magsaya ka! Yes, mapalad ako! Sige, naintin mo ba ako? Yes, ako daw ay sukot, ngayon tuloy na! Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Mga tao, marami nag-uusig sa'yo, inuusig ka! Ngayon, kung mayroong mga taong manlait sa'yo, manlait sa atin, huwag tayong malungkot. Dapat magsaya tayo, kasi mapalad niya eh. At pinagratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Pinagratangan tayo, ikaw Gordo, ikaw ganito, ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sabi ko nga, lahat ng sinasabi sa'yo na nilalait ka, kung totoo naman yan, bakit ka magalit na totoo naman sinabi niya sa'yo, na totoo naman ginawa mo? Diba? Bakit magalit ka? Totoo naman yung sinabi niya eh. Nasabi niya, pango ang nilong mo. Eh, pango ka naman eh. Bakit magalit ka? Pango ka naman eh. Pero kung sabihin niya, pango ka, pero totoo, matangos ang ginawa mo, bakit ka magalit? Hindi naman totoong pango ka eh. Matangos na mga mo. Tapos, sinabihan na magpango ka raw. Pero ang totoo, matangos na mga ilaw mo. Bakit ka magalit? Hindi naman totoo sinabi niya. So, sa madaling salita, sumatotal, matutuo man ang sinabi niya hindi, wala tayong karapatan magalit. Yan po ang pinaka-shortcut. Dahil, mapalad. Sabay-sabay, basahin. Mapalad. At inuusig. Bakit magalit ka? Mapalad pala eh. Yan. Sabi pa rin ito, magsaya kayo at magalak. Magsaya at magalak. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, tatanggapin ang crown of rejoicing. Wow. Magsaya kayo at magalak. Wow, galing, huwag galing kasi yung sabi na niya. Nakamukha ako sa isang yung chismosa. Masaya ka, dapat. Nakamukha ka sa isang chismosa. Huwag kang magalit. Mapalad ka eh. Kasi kamukha ka sa isang chismosa. Matutuo yung hindi. Bakit ka magalit? Hindi naman totoo. Kung hindi ka talaga chismosa. So, sabi pa nga dito, magsaya kayo. O ano bang itsura na magsaya? Mayroong magsaya na, magsaya na ako. Magsaya-saya ko talaga. Ang saya. Mayroong bang ganun? Mayroong bang ganun magsaya? Tapos umiiyak. Ang totoong magsaya. Talagang masaya ako. Sabi na
sinabi. Pagod talaga ako. Diba? Kasi malaki ang kantimpala natin sa langit. Sa atin lang yung pagdadala eh. That's why kung makarinig kayo ng masakit na salita, dapat magsaya. Hindi magalit. Basa. Matthew chapter 10 verse 41 to 42. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Ako natanggap na sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng katipanang naukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang tao matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng kantimpala naukol sa tao matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito, dahil siya ay alagad ko, siya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ito na, patsinin mo ito ha. Ang tumatanggap ng isang propita, may isang propita ang pupunta sa bahay niyo, dahil ito'y propita. Ngayon, dahil pinatuloy mo, pinakain mo, nagusog siya, ay tatanggap ng gantimpala na upon sa propita. Hindi ka naman propita, pero ang propita pinatuloy mo, pinakain mo. So, anong gantimpala ang tatanggapin bilang sa propita? Matanggap mo rin. Anong reward na matanggap sa isang propita? Matanggap mo rin ang reward ng isang propita. Galing. Kasi tinanggap mo siya eh. Hindi ka propita ha? Pero may propita pumunta. Ano po ate, wala kong hapunan sa bahay, wala kong ikulang, wala ano, dito na po kain. O, kainin mo, kainin mo. Anong reward ng propita matanggap? Bila propita, matanggap mo rin. Tapos ito pa. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid. O, hindi na propita, matuwid niya tao. Dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpala na uukol sa taong matuwid. Mga membro lang yan ha. Ang isang membro, matuwid, lalo lang lalaki, isa pasaway yung babae. Ismusa eh. Pero ang lalaki, matino yun. May pinapahiya pa ng babae ang asawa niyang lalaki sa harapan ng mga madka. Pero may pinis lang lalaki kasi matuwid siya eh. Ngayon, pinakain mo sa bahay. Gabi-gabi pa, pumunta. Pinakain mo. Anong reward na matanggap sa tao matuwid? Yun din ang tatanggapin mo. Diba? Matanggap mo rin ang reward ng taong matuwid. Hindi dahil sa isang taong kasama niya ng chismosa. Hindi matuwid yung lalaki. Ito pa nga eh, ang matindi nito. No? Sino mang nagbibigay kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito dahil siya ay alagad ko, siya ay tiyak na matatanggap ng gantimpala. Yaman. Ngayon, pumunta doon, na mga kapatiran, pinainom mo. Kaya lang, hindi malamig. Requirement, malamig. Pinainom mo, hindi malamig. Kape, mainit. Ikaw, wala ka reward na tanggap. Ang condition nito, magbigay ka ng tubig na malamig. Kailangan may refrigerator ka. Para kukuha ka ng tubig malamig, pinainom mo sila. So, makatanggap ka rin reward. Anong reward na matanggap niya? Matanggap mo rin. Kasi pinainom mo sa isang basong malamig na tubig. Eh ngayon, wala kang refrigerator, pinainom mo. Hindi malamig ka, wala kang reward. Kasi ang requirement dito, malamig. Ngayon, lalo na kung malamig na tubig, may kulay. Lulos. Oo. Lalo na. Malamig ka, soft drink. Binigay mo eh. Malamig. Tubig pa rin yan, pero soft drink na yan. May reward. Ganun, katili ang reward tatanggapin natin sa langit. Yaman? Yaman! Yaman talaga sa langit. Tanggap tayo ng reward. Basa. Matthew chapter 6 verse 1 to 4.
take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as they hypocrites. Do not do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thy alms may be in secret, and thy father which seeth in secret shall reward thee openly. Matthew 16:22-4. Kaya nga, kapag nag-remove ka, huwag mo nang ipag-ingay. O ipag-ipag-ingay, ipag-ingay pa. Gaya na, ginawa ng mga makapakambori. Nag-remove sila sa mga sinabuga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, inanggap na nila ang kanilang gantipala. Sa halip, kapag nag-remove ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mo lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihan, ginawa mo na lihim ang siyang magbibigay ng gantipala sa iyo. Ito, patungkol na po sa tayo sa offering, nagbibigay siya. Tapos,